Okay, so binisita ko yung kauna-unahang muske sa lugar namin na lulo ko pag nagpatayo noon. Actually, gumawa na rin yung pinsan ko ng panibago, bagong muske. Ayan, kung napapansin nyo. Pero yung una na pinatayo pa ng lulo ko ay na-preserve pa rin. Kaya lang, medyo sira-sira na yung mga dinding, sira-sira na yung yero. Kaya, ayan. Pero kahit pa paano, na-preserve pa rin yung muske na yan. Ano. At kung mapapansin nyo, ang gilid kasi niyan, ilog, ang Maridago River. Ano. Kaya gumuho yan nung panahon na yon. Maalala ko pa habang nagsasala yung mga tao sa Ramadan, ano, ay gumuguho, masulukuyang gumuguho. Ang dami nagsasalayan dati, kahit sa labas may tao. Kasi yan pa lang ang muske noon, wala pang muske sa ibang lugar. Yan pa lang, halos sa 2 barangay o 3 barangay ang nagsasala dyan. Kung napapansin nyo, yan, yung gilid na yan, habang nagsasala yung tao, mga tao sa buwan ng Ramadan, ano, ay gumuguho. Kaya lang, kinabukasan ay nagtaka yung mga tao dahil nga biglang tumubo, biglang nagkaroon ng lupa yung ilog. At yun na nga, natigil yung pagguho. Kaya, pero sa tagal-tagal ng panahon, ayan na naging itsura. Ito naman yung pinakaloob, no? Mukhang tinambakan na ng iba't ibang gamit. May mga motor. Ayan, may mga motor. At iba't ibang gamit sa pagsaka, ano, at yung nimbal parang buo pa rin kasi nga naman maganda yung kahoy na ginamit dyan, kamagong, hindi ako nagkakamali o higit pa sa kamagong, kaya buong buo pa rin. Ayan, napakaganda. Dapat pinasok na yan doon sa kabila, no, sa bagong mosque, padinala na lang para lalong maalagaan pa. Ayan, kaysa dyan, pwedeng tamaan ng ulan. Ito, tinambakan pa rin ng mga gamit. Sana maalagaan pa rin ito kasi nga, ito yung ano, nagbibiyak na, no? Ayan yung pinaka-mimbal niya. Yung imaman kong tawagin sa Maguindanao, ano? Ayan yung ano, pinaka-imaman niya. Ayan yung pinaka-gilid niya. So, ganun mga guys, paki-subscribe na lang ang ating channel.